At tatandaan niyo to, hanggat merong mga taong nagpapaloko, hanggat merong mga tao na tumatanggap at tumatanggap na tumatanggap na lang ng sakit, paulit at paulit-ulit pa rin na may mga taong mang-aabuso. Kasi sa totoo lang naman talaga, pag tayo nasaktan sa pag-ibig, kahit gaano kataas yung pinag-aralan natin, kahit gaano kaganda yung buhay natin, nakakabaliw. Sa totoo lang, ganun kasi ang love eh. Kapag meron tayong problema sa partners natin, huwag natin unang sinasabi sa mga marites, di ba sa mga kaibigan natin kung sino-sino, kasi tama yun, kasiraan niya is kasiraan mo rin. But it doesn't mean to say na ikikim-kim natin siya sa ating mga kalooban. Kinakailangan natin ng someone to share it with. And I appreciate na share mo siya doon sa mga magulang, kasi yung mga magulang nasa tamang pag-iisip para mag-desisyon at para mag-advise sa atin ng tama. In that case, hindi tama na i-share na lang natin siya kung kani-kanina. So, yung part na niloko ka, maybe kinakailangang paulit-ulit na gawin yun sa'yo para ma-realize mo talaga na itong lalaki na ito ay hindi nakarapat dapat sa iyo. At tatandaan nyo to, hanggat merong mga taong nagpapaloko, hanggat merong mga tao na tumatanggap at tumatanggap na tumatanggap na lang ng sakit, paulit at paulit-ulit pa rin na may mga taong mang-aabuso. Kaya the first, the second, the third na kayo ay inabuso, mag-desisyon na kayo ng tama. Huwag niyong hintayin na ulit-ulitin niyo sa inyo yon. Huwag niyong antayin na lumala yung sitwasyon bago kayo magsabi na give up na, ayoko na. Kasi yung sakit na mararamdaman ninyo is something na baka hindi ninyo makayanan. Kaya sa una, pangalawa, pangatlo pa lang, mag-isip na kayo kung dapat yung breakan o hindi. Hindi yung hahayaan niyo na paulit-ulit kayong saktan. Kaya tayo paulit-ulit na sinasaktan kasi paulit-ulit nating hinahayaan yung mga lalaki na gawin sa atin yon. But when we stand firm to our standards na hindi tayo kayang lukohin, na dapat hindi tayo niloloko, pinapakita natin na hindi tayo martir, na hindi tayo nagpapaabuso, then makakahanap tayo at makakatagpo tayo ng mga matitinong tao. So at that point, may fault ka din, 'di ba? Na hinayaan mo lang kasi nalukohin ka ng lukohin, 'di ba? Na baka iniisip na lang nitong guy na ay okay lang naman sa kanya kasi nakailang chat na eh, 'di ba? Naka I love you na ako dito, hindi pa rin niya ako iniiwan, 'di ba? Sobrang matiisin ka pa rin. Again, talagang ano, saludo talaga ako sa iyo dahil naging matiisin ka. Pero tandaan natin yung pagiging matiisin natin, hindi pwedeng panghabang buhay yan. Lalong-lalo na wala pa naman kayong commitment talaga sa isa't isa.